gising sa umaga, may bagong pag-asa. Maglalo sa mga harapin ng mga pagsubok at alamin ng mga kaganapan. Kay Gandang Morning, Gandang Morning. Pilipinas. Pilipinas! Narito ang inyong tigapagbalita, kasing tibay at islap ng ginto, The V.O. Kay Gandang Morning, Pilipinas! Kay Gandang Morning po, Luzon, Visayas, Mindanao, buong mundo. Narabot na ating broadcast sa umagang ito ng... Miyerkules na pala ngayon, ika-28 sa buwan ng Hulyo, taong 2021. Kumusta po kayo mga minamahal po naming taga-subaybay? Saan man po kayong lugar naroon? Sana po ay nasa mabuti at ligtas na kalagayan po kayo ngayon. Halos buong magdamag ay manakanaka. At pabugso-bugso ang mga malalakas na pag-ulan, lalo po sa Quezon City at ibang panig po ng Metro Manila. Kumusta po sa inyong lugar? Kayo ho ba ay, sabagay, wala na sigurong ganong baha, no? Sapagkat ngayong araw nito ay ayon po sa pag-asa DOST, patuloy pa rin po magkakaroon ng mga pag-ulan, dulot pa rin ng habagat. Yan po ang epekto pa rin ng ating panahon ng tag-ulan sa buwang ito ng Hulyo at I understand hanggang Agosto yan. At minsan maabot pa ng hanggang September, October, November at filing na ng candidacy. Bah, parang malayo yata yun ah. Parang malayo. Parang paano ko napag-ugnay yung bagay na yun, no? October nga po pala ang filing of candidacy. Ayon po yan sa Commission on Election. Kaya umuulan na rin po ngayon ng mga maiinit na balita. May kaugnayan sa darating na election. At sabi nga nitong si Hiyas, nako, nagpalutang-lutang na naman si Hiyas bago pumasok sa ating himpilan. Sabi niya, sa amin ho, baha ulit sa Brookside Hills, Cainta, Rizal. Ba, naturingan pa man ding hills yan, dapat mataas na lugar. Bakit palagi hong binabaha yung bahaging yan? Sabagay, maliit pa ako. Sabagay, hanggang ngayon, maliit pa rin naman ako. Nabalitaan ko na yan eh. Nagko-cover ako dati dito sa Eastern Metro Manila, kasama ho yan ng Rizal. Ang Cainta ho kasi parang may tuturing na rin po ito na bahagi po ng Mega Manila. Dahil lang po ang Cainta, ang taytay na yan ay karugtong na karugtong ng maunlad na Metro Manila. Kaya ang sabi ni anong sabi nito? Ayan. Okay, so binabati na po tayo ng ating mga taga-subaybay ngayong araw na ito. Ayan, si Vic Lima, babatiin ko. Nagparamdam na ba? Yan pala si Vic Lima ginugunita pa rin ng kanyang pagsilang sa mundong ibabaw kahit na siya ay senior na ba si Vic Lima? Ha? Ano yung malabo? Hindi ko makita eh. Oras mo natin para po sa ginagawang relo, ang inyong mga radyo at ang inyong mga gadget. Anong nakalagay dyan? Pambihira. Meron kang ano. Mamaya, sorpresa natin yan si Vic Lima sa kanyang paggugunita, sa kanyang pagsilang sa mundong ibabaw sa araw na ito ng July 28, 4:05 a.m. Alas 4:05 na po ng madaling araw. Kay Gandang Morning, Pilipinas. Sa bahaging ito, alamin muna natin ang mga headlines ng ating mga nagbabagang balita. Kay Gandang Morning, headline. Narito na ang headlines para sa Kay Gandang Morning Pilipinas, July 28, 2021, Miyerkules. Patuloy na pagbuhos ng ulan, inaasahan NDRRMC nagbabala sa publiko. Circuit breaker, lockdown sa NCR, inirekomenda ng OCTA, Palacio, posibleng hindi sundin ang rekomendasyon. 9 na taong gulang sa San Juan, tinamaan ang COVID-19 Delta variant. To
Tokyo Olympics gold medalist Hydelyn Diaz, inaasahang uuwi ngayong araw. Cashless payment system para sa traffic violation, inilunsad ng MMDA. At sa balita sa Ibayong Dagat, isa katao ang nasawi habang 16 ang sugatan sa pagsabog sa Germany. At balitang pampalakasan, US gymnast Simone Biles umatras na sa Tokyo Olympics. Kay ganda Pilipinas! Kay gandang morning muli, mga mahal po naming taga-subaybay, sa ngalan po na buong pwersa ng DWIC, ang ating tech on duty ngayon. Nandiyan po si Engineer Ramon Ibanez. Mamaya, sasamahan po tayo ni Engineer Wener Contihino. At sa panig po naman ng ating buong pwersa ng newsroom, nariyan po ang mga writer-producer natin na sila Rashid Luxin at Haya Lodivico. At ang ating social media team, sina Rex Espiritu at Jude Alabado, at syempre ang ating pong napakasipag at tatalbog-talbog na si Miss Hias Pantalyon. It hurts! At syempre narin din po ang ating piloto on standby para sa namang kailangang takbuin ang ating driver on duty, si Basel Valdez Nabua, you know. Single pa yung ating piloto ngayon, ha. Oras po natin, 8 minuto po makalipas ang alas 4 ng madaling araw, 4:08 a.m. At ngayon sa detalye po ng mga balita. Nagbabala ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa publiko at local disaster councils na mas maraming pag-ulan na mararanasan dahil sa southwest monsoon o habagat. Kaugnay nito, sinabi ng PAGASA na magpapatuloy ang mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa hanggang Biyernes. So halos 2 linggo pala ito. Grabe, no? Hindi lang ito siyam-siyam. Sampu-sampu pa. Inabot na ng 10-10. Bukod dito, inihayag rin ng State Weather Bureau na magpapatuloy ang naranasang mild na La Nina. Ayun. Sinasabayan pala ng mild na La Nina. Ayon pa sa ahensya, 480 barangays ang apektado ng habagat na pinalakas ni Bagyong Fabian, na bagaman ito ay nakalabas na nga ng Philippine Area of Responsibility. Halos 244 na mga barangay naman ang binaha. 4 na insidente sa dagat, 3 insidente ng storm surge, rock slide, sinkhole, at may naiulat rin na mud flow sa 8 rehiyon. Samantala, pumalo na nga po sa 57 and 37 na mga pamilya, o nasa 228,872 individual ang naitala ng National Risk Reduction and Management Council o National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang naapektuhan ng habagat na pinalakas ng Bagyong Fabian. Base sa ulat ng NDRRMC, ang mga apektadong pamilya ay mula sa Region 1, 3, Calabarzon, Mimaropa, Region 6, Carr at NCR. 7,731 naman na mga pamilya ang apektado ay nanatili ngayon sa 319 na mga evacuation centers, habang 7,595 na pamilya naman ang nakitara sa kani-kanilang mga kamag-anak. Bukod dito, 3 ang nasawi dahil sa sama ng panahon. Isa dito ay ang isang 39 years old na babae na mula sa Camp 8 Cannon Road, Baguio, habang 6 naman ang naitalang sugatan, habang isa ang nawawala. Samantala, nakatutok ang NDRRMC sa sitwasyon sa mga lugar na nakararanas ng masamang panahon. Kay gandang morning, Pilipinas! Pilipinas! Pilipinas!
Oras po natin, 11 minuto makalipas po ang alas 4 ng madaling araw, 4:11 a.m. Umabot na sa 16,335 na hektarya ng agricultural areas ang nawasak ng bagyong Fabian at ulan na dulot naman ng hanging habagat. Kabilang sa mga lugar na yan ay ang nasa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region at Western Visayas. Katumbas ito ng 5,113 metric tons ng reproduction o ng production loss, kabilang ang bigas, mais at iba pang high value crops at livestock. Aabot naman sa 11,000 magsasaka ang naapektuhan ng nasabing kalamidad. Pero ayon sa Department of Agriculture, naisalba naman ang aabot sa 227.94 million pesos na halaga ng mga pananim at hayop dahil maaga itong naani at naitago. Kay gandang morning, Pilipinas! Balitang COVID naman po tayo. Palasyo, hindi po susundin ang rekomendasyon ng Octo Research Group. Ano ba ang detalye ng balitang ito? Hindi pa napapanahon nga raw ang pagpapatupad muli ng lockdown sa National Capital Region o NCR. Ito ang reaksyon ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa rekomendasyon ng Octo Research Group sa pagpapatupad ng circuit breaker lockdown sa Metro Manila. Bagong term yan, ano? Circuit breaker. Ipinabatid ng Octo Research Group na nakitaan nila ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa NCR kasabay ng banta ng Delta variant. Ayon kay Roque, binabalanse ng pamahalaan ang kabuuang sitwasyon dahil ang mithiin ito ay total health kung saan kailangang sumunod ang lahat sa ipinatutupad na health and safety protocols. Magugulit ang sinabi ni Dr. Guido David na may tuturing na anticipatory o preventive circuit na magandang ipatupad sa susunod na 2 linggo. Samantala, wala pang panibagong ebidensya ng isa pang bugso ng COVID-19 infection sa Metro Manila. Ito ay ayon sa Department of Health kahit na merong pagtaas ng kaso ng nasabing sakit. Ayon sa paunang ulat ng Octo Research Group, nakapagtala ang NCR ng average na 1,000 cases araw-araw na may reproduction rate na 1.33 mula sa 0.66 ng nakaraang buwan. Pinag-iingat naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Ferreira ang publiko na masusing ipatupad ang mga minimum health standard. Sinabi rin ng DOH na ang Makati, Las Piñas, Pasay, Pasig, Taguig, Parañaque, Manila, Valenzuela, Nabotas, Marikina at Caloocan ay mas mataas na positive growth ang epekto ng COVID-19. Kay gandang morning, Pilipinas! Oras po natin, alas 4:14:30. Babalik po ako makalipas lamang ang ilang paghigop ng kape at salamat! Kay gandang morning, Pilipinas! Kay gandang morning, Pilipinas! Oras po natin, 16:06 makalipas po ang alas 4 na madaling araw, 4:16 a.m. Tuloy muna ang mga balita. Wala pang panibagong ebidensya ng isa pang bugso ng COVID-19 infections sa Metro Manila. Ito ay ayon sa Department of Health kahit pa mayroong pagtaas ng kaso ng nasabing sakit. Ayon sa paunang ulat ng Octo Research Group, nakapagtala ang NCR ng average na 1,000 cases araw-araw na may reproduction rate na 1.33 mula sa 0.66 ng nakaraang buwan. Pinag-iingat ng ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang
ng masusing ipatipad ang minimum health standards. Yan ay take 2. Nabasa ko na kanina to bago nag-break eh. Dinidiin lang natin yung balita. Samantala, tuloy-tuloy ang iba pang mga balita. Isang resto bar sa Cebu ang pansamantalang sinara dahil sa paglabag sa mga health protocols. Sa isang itong resto bar na o sa Barili, nahulikam ang mga customer na nagkukumpulan at walang suot na face mask. Ayon kay Barili, lugar pala itong Barili, ano? Ayon kay Barili, Mayor Julie Flores, malinaw na may paglabag sa minimum health protocols ang nasabing establishmento. Nag-issue na ng temporary closure order ang alkalde laban sa resto bar habang nagsasagawa ng investigasyon. Paliwanag ng may-ari ng resto bar, biglang bumuhos ang malakas na ulan kaya hindi napigilan ang pagdagsa ng mga tao. Sinabi pa ng may-ari na handa itong humarap sa isasagawang investigasyon sa nangyaring insidente. Samantala, sa oras na itong 18 minuto makalipas pong alas 4 ng madaling araw, isa pong mahalagang bahagi ng ating programa ay ang mga pag-alam sa kasalukuyang presyo ng mga pangunahing bilihin sa ating palengke. Palengke! Palengke! Report! 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 Ang bayong umiindayog-indayog habang sumisipa-sipa, alive and kicking, ika nga, ang ating Mr. Palengkero. Mula po siya sa Taytay Public Market, si Tataray Abelia. Tataray, kay gandang morning sa'yo. Alright. Same to you, Mr. Do. magandang morning, bayan. Right, tayo nasa New Taytay Public Market. Diyan natin ang presyo ng gulay dito. Ang kalamansi, 30 lang ang kada kilo. Sa upo naman, per terraso ay 20 lamang. Ang sibuy sa pula ay 160 ang kada kilo. Ang bawang, 120. Kamatis naman ay 70 ngayon, ano? 260 si charo. Ang kalamansi ay 30 kada kilo. Well, ang talong naman ay 25, 40 naman. O, either 50 naman ang palaya. Sa siling labuyo ay 70 na kada kilo, no? Then ang cauliflower ay 110. Then ang patatas 40, 60 naman ang pichay bagyo. Then sa laman dagat naman ay 200 ang bangus na malaki, no? Tilapia naman 160 ang kada kilo. GG naman 240 ang kada kilo. Then ang maya-maya dito 300 ano, ang talinga naman ay 220. Ganyan ang tambakol 220 pa rin ang kada kilo. Then ang salay-salay 260. Ang tuna ay 400 ng kada kilo. Well, sa presyo ng baboy, no, 300 naman ang laman. Ang buto-buto naman ay 250 ang kada kilo. Well, ang presyo ng baka, 390. 320 naman ang buto-buto. Ang manok naman, ang kada kilo ay 140. So, yan ang ating bantay presyo sa New Taytay Public Market mula sa Lalawigan, Arsal. Tumito patrol, Tataray Aragones, Abelio Lagos, sa pilang may tudulakas, DWIC. Kay gandang morning, Pilipinas! 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 Maraming salamat, Tataray Abelia, sa ating mga presyo ng mga pangunahing bilihin mula po dyan sa Taytay Public Market. Oras po natin, 21 minuto makalipas po ang alas 4 na madaling araw, 4:21 a.m. At nais mo na nating batiin ang ating mga masugid, mga taga-subaybay, ang ating mga nakatutok sa iba't ibang panig ng mundo, ang ating pong mga Filipino community, mga OFW, mahal po namin kayo. Halimbawa itong si Nelson Malinaw, ang sabi niya, kay gandang morning from Falls Church, Virginia, USA. Si Andrea Jong, kay gandang morning, Sir David, stay safe and God bless. Samuel Vallefaz,
Bumabati rin sa ating mga kababayan at kay Pangulong Duterte mula po yan sa ang lugar ka ba? Ayan. Si, Alto Malto. Kay gandang morning, Pilipinas! Sir David, sabi niya, mabuhay ka, kape na tayo. Aba, parang Simon Samson rin pala ito. Si, Marites Condo. Kay gandang morning, Sir David. Jennifer L. Condo, ang sabi niya, kay gandang morning. At si Jennebel Dagamak Antimano. Kay gandang morning po from Doha, Qatar. Kay gandang morning sa ating mga taga-subaybay dyan sa Doha, Qatar, sa ating mga OFW at syempre sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naisip natin na from time to time, makibalita po tayo sa mga kababayan po natin sa Amerika bukas. May update tayo dyan ha. Kahapon ay nakakuha tayo ng mga mahalagang impormasyon, mga report mula po sa ating kaibigang si Ms. Bev Llorente mula po dyan sa Amerika. Samantala, Monday, Wednesday, Friday naman ay pupuntahan natin naman ang ating mga kababayan dyan sa Southern Tagalog area sa ating kasamang si Tandem Rome Robe. Samantala, tuloy muna tayo sa mga balita sa oras nating alas 4:43 ng madaling araw. Kay gandang morning, Pilipinas! Pilipinas! Kinumpirma ni San Juan City Mayor Francis Zamora na mayroong dalawang COVID-19 Delta variant cases ang nadetect sa lungsod. Ayon sa alkalde, kabilang sa mga pasyente ay isang 9 taong gulang na batang lalaki at isang 25 taong gulang na babae na nagtatrabaho bilang call center agent sa isang lungsod sa Metro Manila. Sinabi pa ni Mayor Zamora na naipaalam lamang sa city government ang sequence samples ng mga pasyente nitong Monday, nung nakarang Lunes lamang, na halos 1 linggo na matapos na makompleto ang kanilang quarantine. Upang maiwasan ang pagkalat ng hawaan, pinaigting na rin ang local na pamahalaan ang kanilang contact tracing. Tiniyak naman ni Zamora na lahat ng health and safety protocols ay mahigpit na ipinatutupad sa lungsod. Siguro naman ni San Juan City Mayor Francis Zamora na walang dapat ikabahala mga residente ng lungsod matapos na maitala ang dalawang Delta variant dito. Ayon kay Mayor Zamora, nitong nakarang araw lang sila naabisuhan ng Department of Health o DOH sa Mungkahing Osingil sa dalawang naitalang kaso ng Delta variant mula sa isang mag-anak sa hindi tinukoy na barangay. 18 kaso ng Delta variant naman ng COVID-19 ang natukoy sa lalawigan ng Laguna. Kinumpirma ito ni Laguna Governor Ramil Hernandez kung saan sinabi rin ito na maaring nakarecover na ang mga pasyente dahil inabot ng 2 hanggang 3 linggo bago matukoy na may COVID-19 variant ang mga ito. Gayunman, hindi pa rin anya nawawala ang posibilidad na sila ay maaring nakahawa na bago na test at na-clear, lalo na kung nagkaroon ng exposure o close contact sa ibang tao. Muli namang pinalahanan ni Hernandez sa mga residente na maging maingat kahit ang mga fully vaccinated na. Balita pa rin mula sa Laguna, umabot na sa 18 kabuang bilang ng mga naitalang kaso ng Delta variant ng COVID-19 sa Laguna. Sa post online, sinabi ni Laguna Governor Ramil Hernandez na umabot na ng 2 hanggang 3 linggo bago matukoy kung anong uri ng variant ang tumama sa individual. Kung kaya posibleng gumaling o cleared na ang pasyente bago palabas ang resulta nang isinagawang test. Sa kabila nito, hindi malayo ang Hernandez na posibilidad na makahawa na ito bago pa man sumailalim sa testing contra COVID-19. Kay gandang morning, Pilipinas! Pilipinas!
Muling nakapagtala ang Department of Health o DOH ng higit sa 70,000 bagong kaso ng mga dinapuan ng COVID-19. Sa pinakahuling datos ng DOH na itala ang kabuuang 7,186 na mga bagong kaso ng virus, dahilan para sumirit sa 1,562,420 ang kabuuang bilang ng mga kaso ng virus. Sa naturang bilang, 56,447 ang nanatiling aktibong kaso nito. 27,380 naman ang bilang ng mga nasawi sa COVID-19 matapos na madagdagan ng 72. Sa kaparehong case bulletin, naitala rin ang 5,672 na mga bagong gumaling sa virus, dahilan para umakyat sa 1,562,420 ang total recovery. Magbubukas ng karagdagang bakuna center sa EDSA ang Philippine Red Cross o PRC. Ayon kay PRC Chairperson at CEO Senator Richard Gordon, tugon ito sa palawagan ng publiko na mapalawak ang akses sa pagbabakuna. Sinabi ni Gordon na planong itayo ang bakuna center sa Boni Avenue na dagdag sa 13 vaccination centers sa buong bansa. Target ng PRC na makapagpatayo pa ng 17 bakuna centers sa iba pang mga lugar sa bansa sa darating na mga linggo. Hanggang nitong July 26 ay nakapagbakuna na ng halos 50,000 mga individual ang PRC. Kay gandang morning, Pilipinas! 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 Samantala, pansamantala po tayong magbe-break para magbigay daan sa mga mahalagang paalala mula sa ating himpilan. At after nito ay kung nandiyan na ang ating signal mamaya mula sa Tagaytay City, ay pupunta natin ang mga balita at kwentuhang Southern Tagalog ng ating kasamang si Tandem Rome Robe. Philippine Standard Time, 4:29:30. Makalipas po ang alas 4 ng madaling araw. Kay gandang morning, gandang morning. Pilipinas! 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 Kay gandang morning, morning. Pilipinas! Pilipinas! Nagbabalik po ang iyong lingkod, David Oro, sa oras po nating 4:33 a.m. Alas 4:33 na po na madaling araw. At muli, batiin po natin ang ating mga taga-subaybay sa iba't ibang panig ng mundo. Si Ramon Heron, ang sabi niya, kay gandang morning Pilipinas from Chula Vista, California. Rosa Fernando, kay gandang morning, sabi niya, binato ko po sister ko, Juliet Mendoza ng Texas, USA. Nakamonitor sa atin ng mga Filipino community sa Texas, USA. Si Yolanda Inong, kay gandang morning, watching from Capas, Tarlac. At si Toto Haljig de la Torre, oy, insan, kay gandang morning sa'yo. Sabi niya, kay gandang morning, insan. Si Flor Delis Espadilla, kay gandang morning, ka David Oro. At siyempre, hindi natin kakaligtaan si Mr. Kape Kape Kape, ating kasamang si Mon Samson ng Manila Bulletin. At sa bahaging ito ng ating programa, alamin natin ngayon ang mga balita, mga kwentong Southern Tagalog, live na live mula sa Tagaytay City, ang ating kaibigan at katandem na si Tandem Rome Rome. Kay gandang morning sa iyo, Tandem Rome! Ay, gandang morning sa'yo, Tandem Dave. Isang napakalamig na morning mula rito sa Tagaytay City, Tandem. Wow! At mukhang fresh na fresh ka, Tandem. Alam ko, wisik-wisik ka lang sa madaling araw sapagkat malamig dyan. May katotohanan yung sinasabi mo. Napakalamig. Correct. Ngayong umaga dahil sa pag-ulan-ulan pa rin sa buong magdamag at ganun din sa umagang ito, medyo
mahangog ngayon, Tandem. Yeah. Tandem, eh, alamin natin, kumusta ba ang kalagayan ng ating mga kababayan sa paligid ng Bulkang Taal at siyempre dyan po sa Tagaytay City sa umagang ito ng Miyerkules. Sumisikat na ba ang araw o umaambon-ambon pa rin katulad dito sa Metro Manila? Well, Tandem, ang isang masasabi natin, kahapon ay sumilip na itong ating kaibigang si Araw at medyo nakapag-sampay-sampay ng ilan sa ating mga kaibigan at kababayan dito sa Tagaytay City. Uh-huh. Subalit, bandang hapon at sa umagang ito ay patuloy na nararamdaman muli ang pag-ulan at pag-ambon-ambon na may kasama pa nga ng mga fog na makikita natin ngayon, Tandem, sa Tagaytay City. Correct, correct. So, tama-tama yan. At maya-maya, pwede nang humigop ng mainit na sabaw ng bulalo na may kasamang tawilis. At may kaping barako mula dyan sa Batangas na kalapit lamang ng Tagaytay City, Tandem. Anyway, alamin natin, Tandem, ang mga balita na pumutok dyan at monitoring natin sa mga mahalagang istorya para po sa mga kababayan natin kaalaman sa mga panyayari dyan sa Southern Tagalog Region. Take it away, Tandem Rome. Well, Tandem, pangunahin na siyempre dito sa Tagaytay City, naghigpit sa mga health protocols bilang paghahanda laban sa mas nakakahawang COVID-19 Delta variant. Kaya bilang paghahanda laban sa mas nakakahawang Delta variant ng COVID-19, naglabas ng Tagaytay City Government noong Monday, July 26, 2021, ng Executive Order Number 379 upang higpitan at igtingan ang mga health protocols na ipinatutupad sa syudad. Uh-huh. Kabilang na dito yung pagbabawal sa paglabas ng mga taong edad 17 pababa, 17 years old pababa, no? So 18 years old lang ang pwede. Yeah. At yung mga senior citizen na mahigit 65 years old, hindi rin pwedeng lumabas ngayon maliban, Tandem, maliban, uh-huh, kung fully vaccinated na yung mga senior citizens na ito. Yeah. Kaya kinakailangan naman nila mag-present ng isang valid na vaccination card bilang patotoo na sila ay fully vaccinated na nga. Mm-hmm. Yan ang yung mga outdoor tourist attractions natin, limitado lamang sa 30%, habang ang mga kainan at maaring tumanggap ng hanggang 20% ng kanilang indoor seating capacity at hanggang 50% naman yung mga al fresco outdoor dining capacity. Yeah. Subalit, kung yung establishment na may mayroong safety seal certification, uh-huh, pinapayagan silang magdagdag ng 10% pa ng kanilang seating capacity. Yan po yung dito sa Tagaytay City, Tandem. Yeah. Oh. Samantala, yung Delta variant sa Batangas, siguro nabalitaan mo rin yan, na meron na pabalitang may Delta variant na sa Batangas. Uh-huh. Lumalabas, recovered na siya bago pa umuwi. Ito yung isang statement na nakuha natin mula sa Provincial Health Office ng Batangas noong Lunes, July 26. Yung nasabing Delta variant na yan sa lalawigan ng Batangas, taga Batangas siya. Uh-huh. Pero hindi siya doon nagkaroon. OFW to Tandem, na-recovered na bago pa umuwi sa kanyang bayan sa Batangas. Tinapos niya yung kanyang quarantine period sa isang accredited facility na itinalaga ng Bureau of Quarantine, uh-huh, at sumailalim sa repeat RT-PCR test kung saan ang resulta niya ay negatibo. At sa ngayon, siya ay nasa kanilang bayan at naghihintay na lamang ng schedule ng flight pabalik sa bansang pinagtatrabahuhan. Sa ngayon, wala pa rin tayo na itatalang local transmission, uh-huh, ng nasabing Delta variant sa lalawigan, sangayon yan sa Provincial Health Office ng Batangas. At pinag-iigting at pinag-iingat nila sa pamamagitan ng pagsunod sa mga minimum health standards, Tandem. Ayan. Oo, so good news yan. Kahit paano, sana nga masawata na ang pagkakaroon ng hawaan ng Delta variant na yan. At go ahead, Thunder Rome. Yan at sa lagay naman ng Taal Volcano, Tandem, na bagaman ayon sa ahensya ng PHIVOLCS, uh-huh, humina ang pagsingaw ng Bulkang Taal sapagkat yung huling singaw niya ay naitala na hanggang 10 metro na lamang ang taas, uh-huh, at napapadpad patungong hilagang silangan. Subalit, bagaman ganun, Tandem, ang kalagayan ng Taal Volcano, kung ihahambing ito sa mga bulkang minomonitor ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, uh-huh, ang Taal Volcano pa din ang may pinakamataas na naitatalang paggalaw ng lupa. Uh-huh. Sa huling report ng PHIVOLCS kahapon ay may naitalang 79 na volcanic earthquakes
kabilang na ang 55 tremors na may haba ng 1 hanggang 18 minuto na may kasamang mahihinang tremor. Hindi naman po binibigyan ng ano to na binabaliwala natin bagaman humina yung pagsingaw. Subalit patuloy na minomonitor ang mga kalagayan niya ng Taal Volcano dito sa Talisay kung saan yung observatory ng Tubox ay naroon tandem. Oo. So at least good news pa rin yan sapagkat pero hindi pa rin pwedeng magpatumpik-tumpik, ika nga, ang ating mga kababayan at dapat din naka-alerto ka anytime ay pwedeng magkaroon ulito ng pag-aalboruto ng husto. Kaya ready rin po ang ating mga evacuation center, Tandem Romano. Tama ka dyan, Tandem. At sa kasalukuyan, nakakatanggap pa nga ang ilan sa mga kababayan natin ng mga food packs ano galing sa Jollibee Group Foundation. Mm-hmm. In fact, monitor natin dyan, 221 na pamilya sa iba't ibang evacuation center sa bahay ng Talisay. Yeah. 600 na pamilya naman mula sa Talaibon. Nakatanggap sila dyan ng ilang food packs sa evacuation center dahil nga nandoon pa sila sa mga sandaling ito, Tandem. Uh-huh. And pamukas, Tandem, meron tayong natanggap na sulat ng isang kaibigan natin mula sa Southern Luzon kaugnay ng babala at the same time pambibiktima ng mga hackers, sa mga scammers online, lalo po sa mga may account sa banko. Balitaan mo nga kami dito at sa maikli, talakayin natin to bago katuluyang magwakas sa iyong mga ulat, Tandem Rome. Yes, Tandem. Nakalulungkot. Yun yung pinakahuling ano natin dito sa balita. Ikaw ay malamang meron kang bangkot. Nag-online transaction ka, Tandem. Uh-huh. Ngayon ay may nakuha ang mga hackers mula sa isang account holder ng isang bangko. Isang mag-asawa yung dumulog sa atin dyan. Yeah. At ipinagbibigay alam nila sa madla na naganap nga itong fraudulent activity sa kanilang bank. Uh-huh. At na ang nasabing mag-asawa ay naging biktima ng isang phishing email. Uh-huh. Dito yung pangingisda, Tandem. Hindi pangingisda yan. Uh-huh. Phishing, ibig sabihin, ito ay isang cyber crime na ginagamit ng mga cyber criminals na nagpapadala sila ng email, nagkukunwaring taga-banko sila at tinatawag pansin sa iyo ang isang problema sa iyong account kahit na wala naman talagang problema account mo. Naku. At kapag napindot mo yan, Tandem, yung nasa phishing email na yan, tiyak makukuha nila ang ilan sa mahalagang impormasyon may kinalaman sa iyong account. Ang nakalulungkot, Tandem, itong nasabing account ay nakuhanan ng not 1, not 2, not 3, tumataginting, Tandem, na 1.1 million pesos. Grabe! Sa apat na magkakasunod na transaction, Tandem. At agad-agad ay pinablock na ng mga biktima ang nasabing bank account nila. Subalit nawala na nga ang account holder ng mahigit 1 milyong peso, Tandem. At yung pag-dideduct ng amount sa kanilang account online ay anong mga pagitan nito within a day to, Tandem? Actually, Tandem, hindi nga inabot ng isang araw. Inabot lamang ng sa loob ng 15 minuto, Tandem. Grabe. Ang apat na sunod-sunod na pag-withdraw. Kapansin-pansin, yung dalawang huling minidraw ay tig kalahating milyon, Tandem. Yun agad yung binunot ng hacker. Ay, oo. Kaya lang ang nakalulungkot, Tandem, dito, no? Bagaman naman inaamin ng mag-asawa na may pagkukulang sila sa nagawang pag-click ng email ng mga hacker nung dumulog naman sila ng kanilang suliranin sa bangko, mistulang walang pakialam naman yung customer service. Nako. Sa kanilang pag-assist sa mga victim at tila pa ay pinagdududahan pa, gagawan pa ng investigasyon. At magtatagal pa, Tandem, ito ha, kung 15 minutes na nakuha ng hackers yung mahigit 1 milyong piso, ang bangko naman ay nangangakong ang investigasyon magtatagal ng 30 to 65 days. Ayan, sa ayon sa customer service nung kanilang bangko, Tandem. So parang lumilitaw nito, Tandem, na walang gaanong malasakit ang bangkong ito sa kanyang mga kliyente. Abay, kung ako ang kliyente ng bangkong ito, ipu-pull out ko na yung account ko dyan, Tandem.
Ay nako, yan ang sinasabi ko. Yung mga million-million natin dyan, Tandem, medyo bunutin na natin. Patay tayo dyan. Anyway, Tandem Rome, ipapalove ko tong balitang to. Kahapon, natalakay na rin namin to ni kasamang Edwin Eusebio sa programa namin sa hapon na balita na serbisyo pa. Sapagkat ang isang punto dito, dalawa lang naman pa, Tandem, ang punto dito. Una, dapat maramdaman ng mga kliyente ng isang bangko na talagang may malasakit sa kanila yung kanilang bangko. Dahil kung walang malasakit, wala nang dahilan para manatili pa yung kanilang account. O bagaman walang kasalanan dito yung bangko at sabi natin may kasalanan yung kliyente. Pero the point is, ma-feel man lang ng kliyente yung malasakit sa kanila ng kanilang bangko na kung saan naglagak sila ng pera, pinagkatiwalaan nila. Pangalawa, Tandem, kaya natin tinatalakay ito, ay para magsilbing babala sa iba pang mga possible victim ng tinatawag na online scammers na ito, yung tinatawag na phishing email, na dapat po mag-ingat tayo at hindi po makikipag-unayan ang mga bangko ninyo para po magpalit o maghingin ang mga detalye na dapat i-confidential, katulad po ng inyong OTP ba ang tawag doon, Tandem? Yes, yung OTP, wag dapat isinishare. Hindi yan sinishare kahit sa mismong bangko, Tandem. Correct, hindi talaga correct. Yan binibigay, Tandem Dave. Ayan. Okay, so ipapalap natin yan. Maraming salamat, Tandem Rome, sa mga balita at impormasyong nakalap namin. At ngayon ay Wednesday, magkikita muli tayo sa Friday. Yes po, kay Gandang Morning Pilipinas. Ito po si Tandem Rome mula dito sa Tagaytay City para sa Himpila na may todong lakas, DWIZ. Kay Gandang Morning Pilipinas. Maraming salamat, Tandem Rome Robe. Tayo po ay pansamantalang magbe-break lamang at maya-maya dadakuha naman natin muli ang ating mga tagapag-ulat mula sa probinsya. Kay Gandang Morning Pilipinas. DWIZ. Kay Gandang Morning Pilipinas. Labing dalawang minuto bago mag-alas 5 na madaling araw. Sa bahagi ito ng ating programa, alamin na natin ang mga balita mula sa lalawigan, Ronda Probinsya. Ang balitang hatid naman na galing po sa Nueva Ecija, alamin natin kay Hero Dalio. Kay Gandang Morning, Hero! Yes, kay Gandang Morning din, kadid. Sa loob ng 5 araw, Kadeb, ay muling bumaba ng 25 ang bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 dito sa Nueva Ecija. Mula sa 504 noong July 21, 2021, ay umabot na lamang ito sa 537 as of July 26, 2021. Base sa datos ng Department of Health Nueva Ecija, ay sinumitin sa Interagency Task Force sa Lalawigan na iniulat kahapon kahit natapyasan ang kabuang bilang ng mga aktibong kaso, dadagdagan ng 4 ang mga minomonitor sa District 1 na binubuo ng 9 na bayan na mula sa 135 ay umakit ito sa 139. Ganon din sa District 2 na may 6 na bayan at 2 lungsod. Ang Sayan City of Puno sa San Jose City na mula sa 159 ay naging 189. May 59 naman ang naalis sa listahan ng mga active cases sa District 3 na binubuo naman ng 5 bayan at 2 lungsod, ang Palayan City at ang Cabanatuan City, na mula sa 184 ay bumaba ito sa 125 na lamang. At habang nananatili sa bilang na 86 ang binabantayang kaso sa District 4 na may 7 bayan at 1 lungsod, ang Dapan City. Tumas naman ng 262 ang bilang ng mga nakarefer sa COVID-19. Ang dating 11,738 ay umakit ito sa 22,000 na, habang nadagdagan naman ng 15 ang mga nasawi. Mula sa 544 ay naging 559 na ngayon. Samantala sa kalagayan naman ng 5 lungsod dito sa Nueva Ecija tungkol sa COVID-19, pinakamataas pa rin ang kaso ng Cabanatuan City na may 74. Sunod din ito ng San Jose City na may 47 active cases.
ang Science City of Punyos na mga pangatlo ay 36. Sinundan ito ng Gapan City na may 17 kaso at pinakamababa ang Palayan City na mayroong 6 na active cases. Wala dito sa Nueva Ecija. Herodalio nagulat sa Impilang Metrodulakas, EWIC. Salamat, Hero Dalio, mula sa Nueva Ecija. Mula dyan ay dumako naman po tayo sa Bicol Region. Alamin natin ang hatid na balita ng aking tugang na si Melvin Machado mula po dyan sa Camarines Sur. Kay gandang morning, Melvin! Kay gandang morning, Manoy! Alas 10 kapo ng umaga nang lumapag sa Legazpi Airport ang aeroplanong may dala ng 1,000 doses ng Moderna vaccine, na naturang vaccine sa inakalaan sa Maritime Industry Authority Regional Office 5. Agad naman itong inilipat sa DOH Bicol CHD Cold Storage Facility para sa kaukulang inventory. Ang naturang bakuna ay gagamitin bilang first at second dose ng mga palis na seafarers na nakalista sa Marina Region 5. Samantala sa kalagay naman ng panahon, dito sa Bicol Region, lalong-lalo na sa Camarines Sur, may pabugso-bugso pa rin malakas na pagbuhos ng ulan. Mula sa Bicol, Melvin Machado, nagulat sa Impilang may todong lakas, tinawalaisay. Salamat, Melvin Machado. Mula po sa ating mga tagapagulat sa probinsya, balik po tayo dito sa Metro Manila. Metro! Metro! Patrol! Patrol! Bahagi pa rin po ng Metro o Mega Manila at Metro Bulacan ang report na ating tatanggapin mula kay Kalui Angeles. Kay gandang morning, Kalui. Kay gandang morning, kaka. Nasa 3,000 Pulileño na kabilang sa priority sector kasama ilang Bulacan-based local media ang binakunahan itong nakaraang Biyernes ng first dose ng AstraZeneca vaccine na bahagi ng biniling bakuna ng lokal na pamahalaan ng Pulilan na nakapaloob sa tripartite agreement. Ayon sa Municipal Health Officer ng Pulilan si Dr. Wilbert Elleria, ang 3,000 doses ay bahagi ng partial vaccine ng 20 milyong halaga ng bakuna na binili mismo ng pamahalaang bayan ng Pulilan ninong nakaraang Enero. Pinangunahan ni Mayor Mayor Maria Rosario Ochoa Montejo at staff personnel ng Municipal Health Office ang isinagawang pagbabakuna sa panibagong 3,000 residente ng nasabing bayan na kanilang priority sector gaya ng A2 senior citizen, A3 of persons with comorbidities at A4, frontliner personnel, at sa mga nasa working sector. Ayon sa alkalde, sa kasalukuyan ay nasa 26% o nasa 21,400 pa lamang ang mga nababakunahan sa bayan ng Pulilan at ang bakunang ginamit na ito ay mula sa Department of Health sa tulong pa rin ng Provincial Government of Bulacan. Aniya? Upang makamit ang herd immunity, kailangan ng Pulilan, ng LGU ng Pulilan na mabakunahan ang 78 to 80K Pulileño mula sa 120,000 populasyon nito. Sa 78 to 80,000 na Pulileño ang kailangan na mabakunahan for herd immunity, 3K pa lang ang dumating na binilin nilang bakuna. At maliit na palamang iyon at more than 50,000 pa ang kailangan para sa target na mabakunahan, we are confident that by the end of this year or maybe early next year, may deliver lahat ng vaccines, Ani Montejo. Mula rito sa Bulacan, Metro Patrol, Luwe Alas Gulsin, Pilimito, Dulacaz. DWIZ. Kay gandang morning. Pilipinas! 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 Salamat, Louie Angeles. Samantala mula sa Bulacan, pumalik tayo, dumako tayo sa Bataan. Alamin natin ang balita mula naman kay June Bringula. Kay gandang morning, Kuyang June! June! At nawala. Okay, balikan natin maya-maya si
kasama ang June Bringula habang inaayos ang kanilang signal. Samantala, tuloy-tuloy muna tayo sa mga balita pa rin. Ipapamahagi sa mga lalawigan ang ikalawang batch ng Pfizer vaccine na dumating nitong July 26. Ayon kay Health Undersecretary Maria Carolina Vidal Taino, maliban sa National Capital Region, Cebu at Davao, ay ipapamahagi din ito sa iba pang mga lugar na hindi na nakakatanggap o hindi pa nakakatanggap nito na may kakayahan na ngayong humawak ng mga bakuna. Ngayon man, hindi naman binanggit ng opisyal kung anong mga lugar ang bubuhusan ng Pfizer vaccines. Ang 375,520 doses ng Pfizer ay bahagi ng 40 million doses na binili ng pamahalaan mula sa American Pharmaceutical Firm. Eto na, ready na! Balikan po natin si June Bringula mula sa Bataan. Kay gandang morning muli, Kuyang June! Kay gandang morning, Kuyang David. Patay ang isang 13 anyos na dalagita makaraang tangkain itong ligtas ang kanyang kaibigan na mas bata sa kanya sa pagkalunod at tiyak na kamatayan. Ang insidente ay nangyari sa may ilog ng San Simon sa bayan ng Dinirpihan. Ayon sa ulat ng Dinirpihan PNP, ang biktima ay nakalang sa pangalang Janica Jane Burger at residente na nasa ding lugar. Ayon pa rin sa ulat, nagaya ang maligo umano sa Salimur River ang mga biktima kahit masungit at panahon. Nasabihin silang kalagay ng isa sa kanila ay tangay ng malakas na agos at ang makita tunigin silang kaniyang iligtas sa naturang babae o yung kanyang kababata, ngunit siya ay nilamon at bigla na lang nawala sa naturang ilog. Nang hindi agad nakita ang biktima, tumawag ng iba pang rescue team ang Dinirpihan PNP. Kinabukasan sa tulong ng Philippine Coast Guard at mga rescue team sa Balanga, Dinirpihan at maging sa Olongapo City ay nakita ang bangkay ng dalagita na nakabaon sa puti. Namatay ang biktima, nakaligtas naman yung kanyang tinatangkang sagipin. Sa ngayon, bumubuhas ang pakiramay sa mga magulang ng biktimang si Jane dahil sa kabayan ng ginawa nito sa naturang insidente. Kay gandang morning, Pilipinas! 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 Balitang Sports! Balitang Sports muna tayo. Umatras na si US gymnast Simone Biles sa finals ng Tokyo Olympics. Ayon sa atleta, umatras siya dahil sa problema sa kanyang mental health. Paliwanag pa niya na mahalaga ang protektahan ng katawan at iba pang at ang ating isip, sabi niya. Dagdag pa nito na ang mga sumasali sa mga patimpalak kagaya ng Tokyo Olympics ay tao rin at hindi lang basta-basta mga atleta. Mga balita sa labas ng bansa. Isa ang patay habang 16 ang sugata matapos ang pagsabog sa isang industrial park sa Germany. Nagdulot ng pagkakasunog ng ang pagsabog sa fuel depot sa Chem Park, isang industrial park ng chemical companies gaya ng Bayer at Lanxess. Umabot ng ilang oras bago tuluyang naapula ang nasabing apoy. Samantala, patuloy pa rin ang isinasagawang paghahanap sa 2 pang empleyadong naiulat na nawawala. At dyan po muna nagwawakas ang unang bahagi ng ating programang Kay Gandang Morning Pilipinas. Babalik po ako mamaya sa mga mahalagang bahagi pa mula 5 a.m. hanggang 6 a.m. sa Kay Gandang Morning Pilipinas. Philippine Standard Time, eksakto in punto, alas 5 ng madaling araw. Kay Gandang Morning, Pilipinas! PWIZ! Gandang morning, Pilipinas! Pilipinas. Gandang morning muli sa inyo, mga binamahal po namin kababayan dito po sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga naabot ng ating broadcast sa mga dako ng mundo. Ating mga Filipino community, mga overseas Filipino workers, mahal po namin kayo. At ngayong umagang ito ng Miyerkules, ika-28 sa buwan ng July
Oras po natin, 6 na minuto. O kaya, eksaktoin na natin para eksaktong-eksakto. 7 minuto. Makalipas po ang 5 a.m. Atin munang alamin ang ating mga headlines ng mga balita sa umagang ito. Kagandang morning! Headline! Narito na ang headlines para sa Kagandang Morning Pilipinas, July 28, 2021, Miyerkules. Patuloy na pagbuhos ng ulan, inaasahan, NDRRMC nagbabala sa publiko. Circuit breaker lockdown sa NCR, inirekomenda ng OCTA. Palasyo, posibleng hindi sundin ang rekomendasyon. Siyam na taong gulang sa San Juan, tinamaan ng COVID-19 Delta variant. Tokyo Olympics gold medalist Heidelin Diaz, inaasahang uuwi ngayong araw. Cashless payment system para sa traffic violations, inilunsad ng MMDA. Balita mula sa Ibayong Dagat, isa katawang nasawi habang 16 ang sugatan sa pagsabog sa Germany. At balitang sports, US gymnast Simone Biles umatras na sa Tokyo Olympics. Kay gandang morning! Pilipinas! Pilipinas! Samantala, ang detalye muna ng mga balitang ito at mamaya dadakuan po natin ang mga pag-uulat ng ating mga reporter mula sa labas ng himpilan. Ipamamahagi na sa mga lalawigan ang ikalawang batch ng Pfizer vaccine na dumating nitong July 26. Ayon kay Health Undersecretary Maria Carolina Vidal Taino, maliban sa National Capital Region, Cebu at Davao ay ipamamahagi na ito sa iba pang mga lugar na hindi pa nakakatanggap nito na may kakayahan na ngayong humawak ng mga bakuna. Gayunman, hindi naman binanggit ng opisyal kung anong mga lugar ang bubuhusan ng Pfizer vaccine. Ang 375,570 doses ng Pfizer ay bahagi ng 40 million doses na binili ng pamahalaan mula sa America Pharmaceutical Firm. Itinuloy na muli ang pagbabakuna para sa lahat ng brands ng COVID-19 vaccine sa Valenzuela City kahapon. Ito'y matapos makansila ang pagbabakuna sa mga vaccination centers ng lungsod-bungsod ng patuloy na pagbuhos ng ulan. Sinimulan kahapon ang schedule ng pagbibigay ng second dose ng lahat ng brands ng bakuna na tatagal hanggang sa 8 ng Agosto. Samantala, sa mga nakansilang vaccination appointment nitong July 25 at 26, naglaan naman ang lungsod upang makapagpabakuna ang mga ito. Sa mga na-cancel na first and second dose noong Linggo, inilipat ito sa Lunes at 2 ng Agosto at sa Martes at 3 ng Agosto naman, nakaschedule ang mga na-cancelang appointment noong July 26. Para naman sa mga senior citizen na hindi na bakunahan at nais tumanggap ng Janssen vaccine, magpunta lamang sa Valenzuela City simula ngayong araw mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon at magdala ng senior citizen ID. Samantala, balikan po natin ngayon ang mga pag-uulat ng ating pong mga kasama. Pero bago po yan, mahalaga po muna na alamin natin ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Miyerkules. Nasa linya na po natin ang Pag-asa DOST sa katauhan po ni Sir Benny Estaraha. O Estereha. Sorry, Kuyang Benny ha. Nagkabulubulol ako. Kay gandang morning sa iyo, Sir Benny. Good morning po. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po, wala tayong minamonitor ng bagyo or low pressure area. At habagat pa rin po nakaka-apekto sa ating bansa. So meron pa rin tayong mga pag-ulan, lalo na sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan, Apayaw, Benguet, Zambales, Bataan, at Occidental Mindoro. Mga monsoon rains, so nandun pa rin po yung banta ng baha at landslides. Sa mga nagtatanong naman sa Metro Manila, asahan pa rin natin yung occasional rains or paminsan-minsan na ulan. Epekto rin po ito ng habagat, so may times tayo na walang ulan. Tapos biglang magkakaroon ng malakas na bugso ng hangin at saka ulan, tapos titigil muli. Ganun ulit yung scenario natin for today.
Rest of Cagayan Valley, same case din po. Rest of Cordillera, rest of Central Luzon, Calabar Zone, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Northern Palawan, gayon din sa Antique at sa Aklan. Sa natitirang bahagi naman ng Visayas, gayon din sa buong Mindanao, same pa rin po yung weather natin as yesterday, partly cloudy to cloudy skies, sa tanghali po mainit at maalinsangan, at meron din chance po ng mga pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. Yung temperatures natin for Metro Manila hanggang 29 degrees Celsius, for Baguio hanggang 19 degrees lamang, Tagaytay 28 degrees, sa ibang lugar pa, such as Cebu, mainit 33 degrees Celsius, Cagayan de Oro City 36 degrees, and for Davao 34 degrees. Dahil pa rin po sa habagat, meron tayong gale warning or babala ng mataas na alon. Ito po ay sa baybayin ng Batanes and Northern Cagayan, kabilang ang Babuyan, pababa po ng buong Ilocos Region, Zambales, Bataan, Cavite, Western Batangas, ngayon din ang Occidental Mindoro, Palawan, Romblon, Antique at Aklan. Meron din po sa may southern coast of Quezon at sa Burias Island. Hanggang 4.5 meters ang taas ng alon. Kaya mapanganib ito sa mga maliliit po nating sasakyang pandagat, lalo na sa nangingisda. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Benny Estareja, good morning po. Maraming salamat, Benny Estareja, mula po sa Pag-asa DOST. Oras po natin, 13 minuto, makalipas po ang alas 5 na madaling araw, 5:13 a.m. Atin po munang dakuan ng mga pag-uulat muli ng ating mga reporters sa labas ng impilan. Unahin po natin ang balita mula sa Central Luzon, Ronda Provincia. May balitang hatid si Diony Gole. Kay gandang morning, Diony! Yes, kasama nga David, kay gandang morning din. Na limang inihinalang miyembro mano ng Gun for Hire Syndicate. Itong nasawi sa naganap na shootout dito sa pagitan ng pinagsanib na miyembro ng Mexico Police Station, Sican Pampanga Provincial Mobile Force Company, na pinamumunuan itong si Police Lieutenant Colonel Michael Masangkay dito sa bisinidad ng Barangay Nova Victoria dito sa bayan ng Mexico sa Pampanga. Dalawa dito sa mga nasawi ay nakilalang nakilala nitong mga otoridad na sina Mark Lester Lopez Corposa, Tobong Lawag City, Ilocos Norte, at Marben Cunanan Villarreal, 27 years old, ng Barangay Santa Lucia, Magalang, Pampanga. Ayon dito sa inisyal na ulat ng polisya, lulan umano itong grupo sa isang kulay gray na Mitsubishi Expander na walang plaka upang isagawa umano yung bintahan ng barila sa kanilang katransaksyon na nang makita sila dito sa inilatag na 50. Sa halip na tumalima, pinaputukan umano nitong grupo ang mga polis sa checkpoint na naging dahilan ng gun running battle. Katulong na rin itong mga backup operatives mula sa Mobile Force Company. Matapos yung ilang minutong putukan, nakitang patay itong limang suspect sa loob ng sasakyan dahil sa dami ng tama ng bala sa iba't ibang parte ng katawan at ulo na kuha sa loob ng sasakyan at sa mga suspect mismo itong tatlong 9mm caliber pistola, isang homemade shotgun, isang 45 kalibreng baril, isang crowbar at bolt cutter na hininala ng pulisya na gamit ng grupo sa pagnanakaw at ilang basyo ng bala mula sa iba't ibang kalibre ng barela. Ayon pa rito kay Masangkay, ilang linggo na nilang under surveillance itong grupo na umano isang kota sa iba't ibang illegal na aktibidad na gaya ng gun for hire, pagbibenta ng mga armas, pagtutulak ng druga at pagnanakaw. Patuloy pa yung isinasagawang investigasyon ng pulisya sa background nitong grupo. Samantala, ang kanilang sasakyan ay nasa kustodiya na ngayon ng Pampanga PNP. Samantala, kaugnay pa rin nitong patuloy na sama ng panahon na nararanasan dito sa lalawigan ng Pampanga. Naging epektibo naman daw itong tinayong multi-million pisong flood control diversion project sa Candava River dito sa bayan ng Candava, Pampanga. Ito ang ipinahayag ni DPWS Undersecretary Emil Kisida Sadae na ang pinuno nitong Unified Projects Management Operations ng DPWH at siyang officer in charge nitong mga itinatayong multi-million na flood control projects sa bansa. Sa isinagawang ocular inspection nitong si Sadaeng kasama itong mga opisyal ng DPWH Region 3 sa katatapos ng proyekto,
sinabi ng official na naging epektibo itong dalawang cut-off channel o itong diversion na flood control project mula sa Pampanga River dahil sa nasabing proyekto ay hindi ganong nagkaroon ng mga pagbaha o malawakang pagbaha dito sa Pampanga o particular itong mga low-lying areas dito sa Central Luzon. Dahil sa cut-off channel niya ay nakontrol nito yung dumadaloy na tubig baha mula sa Pampanga River at ipadaloy nila ito dito sa dalawang man-made river channel. Kaya mahina lamang yung naranasang mga pagbaha dito sa Pampanga. Bukod dito, nagtayo rin ang bagong tulay itong kagawaran malapit doon sa cut-off channel upang matiyak na ligtas umano itong mga motorista sa kanilang pagpaparoot pa rito dito sa bayan ng Candaba at vice versa. Gayun din ang mga produkto ng mga mamamayan dito na palabas sa kanilang bayan ay madali na nilang madala sa mga pamilyang bayan. So yan ang update buhat ito sa gitnang Luzon. Ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrol. Nagulat yung pilang ito doon lakas, DWIT. Kay gandang morning, Pilipinas! Salamat, Johnny Gole! Patuloy po tayo sa buhos ng mga balita sa umagang ito ng Miyerkules. Ang kaagapay po natin ngayon sa technical side, nariyan na! At live na live si Engineer Winner Contihino. At dakuhan po muna natin ang mga balita naman mula sa ating mga DWIZ Patrol! DWIZ Patrol! Alamin natin ang hatid na balita mula sa Malacanang ni Jopel Peleño, vaccination rollout ng pamalaan kasilangan, kailangan siguro, kailangan ng ma-double time ayon po sa Department of Health. Balita mula kay Patrol 17, Jopel Peleño. Jopel! Napakahalaga na mag-double time na ang mga vaccination rollout na isinasagawa ng pamahalaan sa gitna ng pagtaas ng mga naitatalang kaso ng Delta variant. Sa laging handa briefing, sinabi ni DOH Undersecretary Maria Rosario Ferreri na napaka-importante na madaliin ang pagbabakuna lalo na para sa mga wala pang natatanggap na COVID-19 vaccine. Ayon kay Ferreri, karamihan kasi ng mga individual ngayon sa ibang bansa na labis na apektado ng Delta variant ay iyong mga hindi pa bakunado. Nangangulugan ani ito na kailangan na talagang magpabakuna ng bawat isa upang maprotektahan laban sa mapanganib na COVID-19 variant. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño nag-uulat para sa Himpilang Maiturong Lakas, DWIZ. Mula Malacanang, alamin naman natin ang balita mula sa Senado. Alamin natin ang hatid na balita ni Celia Ortega Bueno. Ang kanyang balita ay may kaugnayan sa mga senador. Nagbigay ng tribute kay dating senador at dating Pangulong Noynoy Aquino. Balita mula kay Patrol 19, Celia Ortega Bueno. Cel! Dahil naka-break ang session noong pumanaw si dating senator at dating Pangulong Noynoy Aquino, kaya't kahapon nagbigay ng tribute dito ang ilang senador. Inadapt ng Senado ang mga resolusyon na nagpapahayag ng simpatya at pakikiramay ng Senado sa pagyao ng dating Pangulo noong June 24. Ang resolusyon ay inihain ni Senate President Tito Soto, Senator Kiko Pangilinan, Joel Villanueva, Leila De Lima, Risa Ontiveros at Senate Minority Leader Franklin Drilon. Sa kanyang talumpati, ginunita ni Soto ang paglaban ni Aquino sa katiwalian, pagsawata sa pag-abuso na nasa gobyerno at inumpisahan nito nung nagsagwa nga ito ng no-wang-wang policy. Sinabi naman ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na matatatak sa kasaysayan na si Aquino ang Pangulo na nanindigan at tumalo sa China dahil pinangunahan nito ang pagsasampa ng arbitration case laban sa China kaugnay ng West Philippine Sea na naipanalo naman ng bansa. Marami rin anyang infrastructure project na pinagawa si Aquino at isa na rito ang Skyway Stage 3. Sinabi naman ni Senator Grace po na nakita niya ang tunay na karakter ng dating Pangulo dahil noong inimbisigahan niya ang Mamasapano Massacre bilang chairman ng Committee on Public Order, ni minsan ay hindi siya nito tinawagan para impluensyahan o pakiusapan na maguhin ang committee report at gawin itong pabor sa kanya.
Inalala naman ni Senator Joel Villanueva ang pagiging mapagpakumbaba ni Aquino at ang pagkilala sa Pilipinas bilang Asia's Rising Tiger at Rising Star noong Aquino administration. Ito sa Patrol 19, Celio Ortega Bueno, nagulat sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Salamat, Celi Ortega. Bueno, mula sa Senado, mula sa Metro Manila, akit tayo muli. Balikan po natin ang mga balita mula sa ating mga reporter sa lalawigan. Ronda Provincia. Ano kaya ang hatid na balita live na live ng ating correspondent doon, si Ronald Idol Domingo mula sa Ilocos Norte. Ronald Idol, kay gandang morning! Yes, kay gandang morning, kasama nga David. Naniniwala si Governor Matthew Marcos Manutok na mahalaga ang pagpapatuloy ng soil restoration program ng lalawigan. Kaugnay nito, marami naman namang kailangan ng mga magsasaka ang itinamigay ng pamanampalataya ng lalawigan upang unti-unting maibalik ang dating yaman ng lupa sa mga butirin sa pamunumismo ng gobernador. Ayon kay Ginang Los Orta, la officer in charge ng Sustainable Development Center ng Ilocos Norte, kabilang dito ang 2,300 sako ng organic fertilizer, 345 na sako ng calcium sulfate, 115 sako ng urea, 345 supot ng humus, 768 bote ng pesticido, at 360 litro ng karaginan na foliar fertilizer. Hindi dito, kabilang sa mga bayan na nakinabang dito ay ang bayan ng Tanggi, Burgos, Pasukin, Badok, Crimaw, Paway at Marcos, Ilocos Norte. Dahil dito lubos ang pasalamat ng mga beneficiaryo kay Governor Manutok sa patuloy na pagbibigay ng pamampanalawigan ng tulong sa mga magsasaka at sa mga mangingisda dito sa lalawigan. Mula dito sa Ilocos Norte, ito si Pakong Ronald Idol Domingo, nag-uulat sa Sentilang May Tutong Lakas, TWIZ. Kay gandang morning, Pilipinas! Pilipinas! Salamat Ronald Idol Domingo mula sa Ilocos Norte. Samantala, balikan natin muli ang mga pangunahing balita. Inilika sa mga pasyente sa isang ospital sa Butuan City dahil sa sunog sa kalapit na paralan. Agad na pinuntahan ng mga bombero mula Ampayon Substation ang nasusunog na gusali. Sa lakas ng sunog sa nasabing paralan, rumesponde ang fire truck na kalapit bayan at tumulong na rin ang ilang pribadong kumpanya. Agad na lumipat ang mga pasyente ng MJ Santos Hospital na kalapit ng paralan sa FSUU gym para sa kanilang kaligtasan. Siniguro naman ang pamunuan ng ospital na nakahiwalay ang non- and COVID-19 patient na kanilang mga tinulungan. Pinauwi na ng Department of Foreign Affairs ang abot sa 345 na mga overseas Filipino workers na stranded mula sa bansang Oman. Ayon sa DFA, dahil sa padami ang bilang ng mga stranded na manggagawang Pinoy sa Oman, humiling ang ating embahada na sa Muscat na repatriation flight. Kabilang sa nasabing grupo ay ang 10 minor de edad at 5 naman dito ay land-based workers. Libre naman ang isinagawang swab test at quarantine facilities sa mga umuwing OFW. Hindi na pinasulong o pinapasulong ng Malacanang sa Kongreso ang 405 billion pesos para sa Bayanihan 3 sa gitna ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, kanilang tinitingnan ang kung kakailanganin pa ang supplemental budget dahil anya na riyan pa ang 2021 budget at buwan pa lang ng Hulyo. At kung kukulangin ang maaring humingi ng supplemental budget at ipapasok ito sa 2022 budget. Dagdag pa ni Roque na sapat na ang naitulong ng pamahalaan para sa mahihirap ngayong may pandemya.
Ang panukalang Bayanihan 3 ay para sa pagbango ng ekonomiya ng bansa at para tulungan ang mga pamilyang pinadapa ng COVID-19 pandemic. Oras po natin, 26 na minuto makalipas ang alas 5 na madaling araw, 5:26 a.m. Kay gandang morning, Pilipinas! Umabot na sa 10 Pilipinong migrant workers nang na-repatriate papuntang Davao City ang nagpositibo sa COVID-19. Sa 10 OFW, 3 ay galing sa Bangladesh at 7 naman sa bansang United Arab Emirates. Ang nasabing detalye ay binanggit ni Davao City Mayor Sara Duterte nitong Lunes sa isang panayam. Ayon kay Duterte Carpio, nasa pansamantalang treatment and monitoring facilities sa mga nasabing OFWs. Napabalitang dumating ang mga ito sa Davao International Airport sa magkahiwalay na flight nitong July 15 at July 18. Aabot sa 100 milyong piso ang kakailanganin ng Philippine Genome Center sa Visayas at Mindanao para sa operasyon ng genome sequencing dahil sa banta ng COVID-19 pandemic. Ayon sa UP UP Natinalc Institute for Health, aabot sa tig 50 milyong piso ang kakailanganin ng 20 para sa operasyon ng pasilidad nito. Ang nasabing pondo ay ibibili ng mga kagamitan sa pagsasagawa ng genome sequencing na kayang magsuri ng 50 mga sample kada linggo. Ang panghiling ng nasabing pondo ay ipinadaan ng PCG sa DOH at DOST. Inaasahang uuwi na ng Pilipinas ang Tokyo Olympics gold medalist na si Hydelyn Diaz ngayong araw. Ayon kay Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino, base sa protocols, itinakda ng Tokyo Olympics Organizing Committee, mandatory na umuwi na ng kanilang bansa ang isang atleta na natapos na sa laban. Isa na rin sa rason ay nais na rin ni Hydelyn na makapiling ang kanyang pamilya na hindi niya nakasama sa loob ng isa't kalahating taon. Samantala, hindi magsasagawa ng nakagawi ang Grand Home Welcome dahil sa health and safety protocols na kailangang sundin. Gayunman, tinapos ni Diaz ang 97 taong paghihintay ng Pilipinas sa gintong medalya sa Olympics. Samantala, ako po ay magbe-break lamang upang magbigay daan sa mga mahalagang mensahe mula sa ating himpilan. Philippine Standard Time, alas 5:29, 30 segundos. Kay gandang morning. Pilipinas! PWIZ! Kay gandang morning. Pilipinas! Nagbabalik po ang iyong lingkod, David Oro, sa Kay Gandang Morning Pilipinas. Oras po natin, 5:34 a.m. Alas 5:34 na po ng madaling araw. Balikan po muna natin ang mga balita. Kaugnay pa rin ng gold medalist na si Hydelyn Diaz. Ibinunyag po ni Olympic gold medalist Hydelyn Diaz ang ibig sabihin ng suot niyang medalya habang nasa kompetisyon sa Tokyo Olympics. Natanong kasi ni Diaz sa isang press conference tungkol sa nasabing medalya. Ayon kay Hydelyn, bigay ito ng kanyang kaibigan na may nagnovena ng 9 bago ang kanyang pagsabag sa Olympics. Sa kanyang Instagram post, matapos masungkit ang gintong medalya, kita ang nasabing medalya na hawak nito kasamay ang nagniningning na gintong medalya mula sa Tokyo Olympics. Abot naman sa milyong-milyong pabuya ang ibibigay ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Tokyo Olympics gold medalist Hydelyn Diaz. Ito ay ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque. Hindi patukoy kung magkano ang eksaktong halaga ng ibibigay na pabuya ng Pangulo. Bukod dito,
Tiniyak ni Roque na madadagdagan pa ang ibibigay kay Diaz. Inamin din ni Roque na hindi sapat ang ayuda ng pamahalaan sa mga atleta, ngunit may tuturing na game changer ang pagkakapanalo ni Diaz sa Olympics para sa bansa. Sinabi rin ni Roque na kung lalakihan ang ibinibigay na tulong at suporta sa lahat ng atleta, ay posibleng marami ang mag-uwi ng gintong medalya para sa Pilipinas. Makakatanggap din ng cash incentives ang boyfriend at coach ng Pinay weightlifter na si Heidelin Diaz. Ayon kay Zamboanga City Councilor Albert Bong Atilano, makakatanggap rin ng 1,250,000 pesos ang boyfriend ni Diaz na si Julius Irvin Naranjo. Si Naranjo ang tumayo bilang strength and conditioning coach ni Diaz mula pa noong nag-iinsayo pa lang ito sa Malaysia. Inihain ng ilang mga senador ang resolusyon na layong kilalanin at parangalan si Heidelin Diaz bilang kauna-unahang Pilipino na nakakuha ng gintong medalya sa Olympics. Ito'y sa pamamagitan ni Senate Majority Leader Juan Miguel Subiri, Senador Sonny Angara at Francis Tolentino. Ayon kay Subiri, nagbigay si Diaz ng national honor at national pride. Sinabi naman ni Angara na garantisado ang insentibo ng pamahalaan para kay Diaz at sa mga nagsisilbing coach nito. Bukod sa mga tatlong senador, nagain din ang resolusyon sina Senate President Vicente Soto III, Senate Minority Leader Frank Rilon, at Senadora Risa Hontiveros na bumabati at pumupuri kay Diaz sa pagbibigay ng karangalan sa bansa. Sa isang resolusyon, sinabi naman ni Senador Lito Lapid na nakasaad na ang tagumpay ni Heidelin Diaz ay tagumpay ng bawat Pilipino. Kaugnay nito, marapat lang anya na kilalanin ito ng Senado at dapat lang malaman ng ating mga atleta gaya din ni Heidelin na pinapahalagan natin sila. Alas 5:38 ng madaling araw, 5:38 a.m. Kay gandang morning, Pilipinas! Distansya ang palasyo sa pagdawit kay Tokyo Olympic gold medalist Heidelin Diaz sa isang matrix higil sa umano'y planong pagpapatalsik kay Pangulong Rodrigo Duterte noong 2019. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque, wala itong ibinibintang ibinibintang na kahit na anong tangkang destabilisasyon laban kay Diaz. Ayon kay Roque, siya lamang ang tagapagsalita ng Malacanang at wala sa kanyang tanggapan ang sinasabing matrix at wala siyang nalalaman tungkol dito. Samantala, sinabi ni Roque, nakaukit na sa kasaysayan ng pangalan ni Diaz dahil sa pagkapanalo ng kauna-unahang gintong medalya para sa bansa. Anya, ang tagumpay ni Diaz ay tagumpay ng bayan. Oras mo natin, 39 na minuto makalipas ang alas 5 ng madaling araw, 5:39 a.m. Maaari nang gawing contactless ang pagbabayad ng traffic violations sa Metro Manila. Ito'y kasunod ng paglulunsad ng cashless payment system ng MMDA at pakikipagtulungan ng Land Bank Philippines at Bayad Center. Ayon kay MMDA Chairman Benhar Abalos, umaabot sa 2,000 kada araw ang transaksyon ang pagbabayad sa kanilang tanggapan, kung kaya't malaki ang kaginhawahan kung gagawin na lamang online ang pagbabayad sa pamamagitan ng pag-login sa Land Bank at Bayad Center. Hindi rin anya biro ang banta ng hawaan ng COVID-19, kaya malaki ang maitutulong ng cashless payment system para sa proteksyon sa bawat isa. Sinuspindi ng Commission on Elections o COBELEC ang voter registration sa lungsod ng Maynila. Ito'y dahil magsasagawa ng emergency disinfection ang offices ng mga election officer mula District 1 hanggang 6
Nagsimula na ang naturang disinfection kahapon na magtatapos hanggang at 30 ng Hulyo ng taong kasalukuyan. 40 minuto makalipas ang alas 5 ng madaling araw, 5:40 a.m. Kay gandang morning, Pilipinas! Pilipinas! Inanunsyo ng Commission on Election na may nanalo ng bidder para sa supply ng mga kagamitan na kakailanganin ng ating bansa sa nalalapit na eleksyon sa 2022. Kabilang sa mga kakailanganin ay ang mga election equipments, mga paraphernalias, forms, peripherals at storage. Responsable ang nasabing bidder sa pagpapadala at logistics ng lahat ng kagamitan sa darating na halalan. Kasama rin dito ang field and mock test election, training at final testing and sealing ng mga vote counting machine. Pinabulaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang balitang isinugod siya sa ospital matapos ang muling State of the Nation Address o SONA. Ayon sa Pangulo, kumain lang sila ng hapunan matapos ang higit sa 2 oras na ulat sa bayan o halos 3 oras. Binigyan din ng Pangulo na maayos at malakas ang estado ng kanyang kalusugan. Nauna rito, napabalita na isinugod sa ospital ang Pangulo ng namataan ang ilang tauhan ng Presidential Security Group o PSG sa paligid ng Medical City. Sa huli, para maniwala ang publiko na hindi na ospital ang Pangulo, ay nakipag-video call lang dating Special Assistant to the President o SAP nito na si Senador Bongo sa ilang miyembro ng media na magkasama sila sa isang hapunan. Posibleng tapusin ang rehabilitation ng mga infrastruktura sa Marawi City bago matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang ipinangako ni Task Force Bangon Marawi o TFBM Chairman Secretary Eduardo del Rosario matapos kalampagin ng Pangulo sa kanyang huling SONA. Ang task force na tapusin ang rehabilitasyon sa natatanging Islamic City sa bansa. Ayon kay Del Rosario, nasa 75% ng tapos ang rehabilitation works sa Marawi City. Dagdag ni Del Rosario, posibleng karamihan sa mga proyekto sa lungsod ay kompleto na alinsunod sa Master Development Plan. Anya, madalas itong bisitahin ang ongoing rehabilitation works sa Marawi City simula ng gumulong ng full blast ang pag-aayos ng mga infrastruktura noong July 2020. Samantala, binisita ng kanilang chief ang kanilang o naturang lungsod na para pangunahan ang awarding sa 170 permanent shelters sa mga pamilya ng mga internally displaced persons. Pumanaw na sa edad na 68 taong gulang ang aktor na si Orestes Ojeda. Nakilala si Ojeda sa mga pelikulang Scorpion Nights at Manila by Night noong dekada 70 at 80. Ayon sa anak nitong si Luis Nicole Pagaliluan or Pagalilawan, alas 4:30 nitong Martes nang pumanaw sa ospital sa Taguig City sa sakit na cancer and in pancreatic region. Samantala, pinaplansya pa ng pamilya ng aktor ang funeral arrangement nito. Hindi na umabot sa ospital ang isang pulis matapos maaksidente sa Mabini, Davao de Oro nitong Lunes. Ayon sa imbestigasyon ng pulisya, binabaybay ng pulis ang kalsada patungong Mati City sa Davao Oriental kasabay ng isang multicab. Maya-maya pa ay bigla na lang binangga ng motorsiklo ang likurang bahagi ng multicab. Sugatan ang pasahero ng multicab pero binawian na ng buhay ang pulis. Nasa kustodiya na ng Mabini PNP ang driver na nakasabay ng pulis sa daan at maharap ito sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Oras po natin, alas 5:45 ng madaling araw, 5:45 a.m. Babalik po ako sa mga balita makalipas lamang ang ilang pagbalita. Kay gandang morning, gandang morning. Pilipinas! Pilipinas! PWIZ! Kay gandang morning!
Magandang morning, Pilipinas! Pilipinas! Oras po natin, alas 5.47 ng madaling araw. Aba, 13 minuto na lamang, alas 6 na. At pagkatapos ng programang ito, susunod po ang programa ni Alex Santos ng 6 to 7. Tapos balitaan ni Alex saka ni Edwin Eusebio. Pagkatapos yung karambola. Pagkatapos ng karambola, kilala niyo po ba ang susunod na programa? Mamayang alas 10 po yan, di ba? Tama ba ako? Yung isinilang sa araw na ito, July 28, aba ito po nagparamdam na, hiyas oh. Nagparamdam na. Si Victor Delion Lima, you know, naka-monitor daw siya. Parang ang saya-saya ni hiyas ngayon ano. Ngayong araw po ito ay ginugunita po ni Vic Lima ang kanyang pagsilang sa mundong ibabaw. At masayang-masaya yung mga kasama natin dito. Nabuhayan po sila ng loob. Ano bang masarap kainin ngayon? Tandem Vic! Kay gandang morning sa iyo, ha? At siyempre, alam mo na yan. Samantala, sinisigap sana nating ma-interview this morning si Congressman Robert Ace Barbers, kasi po putok po ang balita na matapos po ang sona ng Pangulong Rodrigo Duterte, aba ibinanggit niya uli na mayroon pa palang siyam na mga generals. Kung ito ay maliwanag, ito ay nabanggit ng Pangulo ay PNP sa pulisya. Sabalit, sa panig po ng PNP, aba, hindi naman po ito tolerate ito, siyempre, ng pamunuan. At kaya ang PNP nga po ay mag-iimbisiga sa siyam na general na sangkot umano sa drug trafficking. At sa panig ng Kongreso, ay may balita nga na plano po ni Surigao del Norte, Representative Robert Ace Barbers, na i-push ang pagsasagawa ng congressional inquiry sa kaso po ng siyam na mga police generals na umano'y sangkot sa illegal na droga, at the same time ay sangkot din po sa iba't ibang mga katiwalaan. Ayon po sa balita, ipinag-utos na po ni Philippine National Police Chief Police General Guillermo Elizar ang masusing investigasyon ukol sa isiniwalat ni Pangulong Rodrigo Duterte na merong siyam na mga police generals na sangkot umano sa drug trafficking at iba pang mga illegal activities. Nang talakayin ang paglaban ng gobyerno sa korupsyon at illegal na droga, sa kanyang huling State of the Nation Address o SONA, sinabi po ng Pangulo na siyam na police generals ang iniugnay sa drug trafficking. Siniguro po ni Eliasar na mahigpit niyang babantayan ang investigasyon ukol sa aligasyon. Iginit nitong muli na walang lugar ang mga tiwaling pulis sa kanyang hanay. Iimbisigahan nating mabuti ang bagay na ito at aalamin at tutukuyin natin ang matataas na opisyal sa PNP na sinasabing sangkot sa illegal na droga. Yan po ang pahayag ng galit na si PNP Chief Eliasar. Dagdag pa ni Eliasar, uulitin ko, ang sabi niya, walang puwang sa organisasyon para sa mga tiwaling pulis, lalo na ang sangkot sa illegal na droga. At katulad ng nabanggit natin kanina, inihayag nga po ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na itutulak niya ang pagsasagawa ng congressional inquiry sa kaso ng siyam na police generals. Nako, hindi ho matapos-tapos itong istorya na ito. Kaugnay ng umano'y mga uniform men in uniform na sangkot sa illegal na droga at iba pang illegal na gawain. And speaking of mga legal na gawain, tuloy nga po ng tinalakay natin kahapon sa programang Balita na Serbisyo Pa, ay subuko na yung tinutukoy po na umano'y leader ng isang gun for hire syndicate na involved sa sinasabing mga kasong pagpatay
at mga planong asasinasyon sa ilang mga politiko sa Ilocos Region. At sa isang information o press release na inilabas po ng tanggapan nitong si General Elazar, ay subuko nga itong si dating o ano ito, dismissed Lieutenant Colonel Wilson Magpali. At sinasabing itong si Colonel Magpali ay involved dati, ayon sa report, di umano sa ilang mga pagpatay sa area po ng La Union at Ilocos Region. At sinasabing involved din po ito sa assassination plot kay Congresswoman Doctora Sandra Erigel na kasalukuyang 2nd District Congresswoman ng La Union. Ayan, so sabi nga po sa naunang panayam natin noon kay Congresswoman Sandra Erigel, ay dapat na nga pong matuldukan ang mga karahasan at mga political harassment na nagaganap sa La Union at iginiit na dapat nang maparusahan ang mga involved sa iba pang mga pagpatay at pamamaril na naganap noong 2018 kung saan tatlong malalaking opisyal ng gobyerno, kabilang na nga si dating Congressman Franny Erigel, ay napas lang ng mga tinutukoy po na hard killers na sinasabing mga tauhan umano o di umano nitong si retired Colonel Magpali. At hindi pa rin ho tuluyang naresolba ang kasong yan ng mga pagpatay dyan po sa La Union. Kaya sana nga po sa terminong ito ng ating Chief PNP Elizar ay tuluyan na pong masolusyonan ang mga kasong ito. Ayan. So sana po i-include na rin po natin to sa masusing investigasyon. Ayan. Hindi nga lang po natin makontakt si ano no si Congressman Robert A. Barbers. Samantala, may natanggap rin po tayong impormasyon sa iba pang mga balita na sa araw na ito or mamayang hapon ay humiling po ang Interagency Task Force Against COVID-19, yung IATF, na magkaroon po ng emergency meeting ang IATF with the Metro Manila Mayors. Mamayang hapon daw po ito. At ito ay may kaugnayan pa rin po dito sa lumalaganap na Delta COVID-19 variant. Ayun, kaya alamin po natin kung sana ay ano po ang ilang mga napapansin, ano po ang mga ilang mga mungkahe ng ating pong mga Metro Manila Mayors. Subalit mukhang hindi pa rin gising si Parañaque City Mayor Edwin Olivares na siya pong tumatayong head ng Metro Manila Mayors. So alamin natin ang mga latest kaugnay po ng balitang yan sa kabuuan po ng mga programa dito po sa DWIZ. Samantala, sa iba pang paksa ng balita ay ito pong may kaugnayan naman sa balitang weather. Meron pong mga issuance po na mga abiso dito ang ating pong Pag-asa DOST kaugnay po sa patuloy na banta po ng mga malalakas na pag-ulan, at the same time ay mga pagguho ng lupa at mga malalalim na pagbaha. Kaya kailangan pong mag-alerto ang ating pong mga kababayan hinggil sa mga balitang ito. Ayun, so malakas na po ang ulan sa labas, ano? Yes, malakas daw ang buhos ng ulan sa dito po sa labas ng aming himpilan, dito po sa City State Building sa Pasig City, Barangay Urambo. Ibig sabihin na talagang tayo po ay binabayo pa rin ng malalakas na buhos ng ulan, bunga po ng habagat. Ayan. So ilang minuto na lamang po, sasa inyo na ang programang IC sa alas 6 ng ating kasamang si Alex Santos. Muli,
Maraming maraming salamat po sa ating mga nakaagapay, ha. Narayan po ang ating mga tech on duty. Pinangungunahan po ni Engineer Wener Contihino. At siyempre kanina kasama po natin si Engineer Ramon Ibanez. Kasama rin po natin ngayon sa ating newsroom ang ating po mga masisipag na mga news writers at producers na sina Rashid Luxin at saka si Haya Lodivico. At kasama rin po natin sa social media ang team natin na sina Rex Espirito at si Jude Alabado. At ang ating pong communication assistant na si Hiyas Pantalyon. At ang ating driver on duty na si Basil Nabua. So mayroon na naman po tayong 20 minuto bago po mag alas 6 ng umaga. At sa bahaging ito ng ating programa, tayo po ay mag-iiwan ng mga mahalagang mensahe mula sa banal na kasulatan. Mga banal na paalala mula sa Aklat ng Buhay. Ngayong araw ng Miyerkules, July 28, narito ang ating Bible text na hango po sa Lucas 21:28. Lucas 21:28 nang sabi, kapag nagsimula nang mangyari ang mga ito, tumayo kayo ng matuwid at itaas ang inyong mga ulo dahil nalalapit na ang kaligtasan ninyo. Oo, darating ang panahon na magkakaroon po ng pag-aalis sa mga masasama at lilinisin ng lupa. Pagdating yon ay magkakaroon po ng isang lupang nilinis sa mga masamang tao. Yan po ang ating mahalagang mensahe ngayong umagang ito ng Miyerkules, July 28, 2021. Muli, sa ngalan po ng ating mga nakaagapay, ang inyong lingkod, David Oro, nag-iiwan ng mga katagang, maraming maraming salamat po sa privilege na makapagserbisyo sa inyo. Oras po natin, 1 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Gandang morning, Pilipinas!